Types of bones that identify the gender of skeleton. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ang kalansay ay isa sa pinakapundasyon ng ating katawan upang tayo ay makagalaw. Kung wala tayong kalansay mga kaibigan, tayo ay maihalin tulad sa isang nalantang gulay. Pero alam nyo ba mga kaibigan na pwedeng malaman kung ano ang kasarian ng isang kalansay sa pamamagitan ng ilang mga parte nito? Halika't isa-isa natin itong alamin. Ang pinakauna sa ating listahan ay ang tinatawag na sacrum. Ang sacrum mga kaibigan ay isang uri ng buto na matatagpuan sa lower back ng ating katawan. Ito ay may semi-triangular na hugis. Malalaman mong ito ay buto ng babae or lalaki base sa lawak, lapad at haba nito. Karaniwang mas mahaba ang sacrum ng lalaki kaysa sa mga babae. So para ma-visualize nyo rin mga kaibigan ay ipapakita ko sa inyo ang larawan nito. Ito ang larawan ng sacrum ng babae at lalaki. Pangalawa ay ang sternum. Sternum ang tawag sa buto na matatagpuan sa dibdib ng mga kalansay at kilala din ito sa tawag na breastbone. Ito naman ang larawan ng babae at lalaking breastbone. Pangatlo ay ang skull. Ang skull or bungo ay ang nagpoprotekta sa ating utak at ibang mga parts sa loob ng ating ulo. Ito naman ang larawan ng babae at lalaking bungo. Pang-apat ay ang tinatawag na sphenoid. Ang sphenoid ay nakikita sa likod ng mata at sa ibabang bahagi ng front part of the brain. Kilala din ito sa tawag na butterfly dahil sa hugis nito na maihahalin tulad sa isang paro-paro. Actually, wala pang malinaw na research na nagsasabi na kung ang isang sphenoid ba ay sa lalaki or sa babae. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo ang larawan ng mismong lokasyon nito sa ating ulo. Ito ang larawan ng sphenoid kapag titingnan mo ito sa top view. At ito naman ang larawan ng sphenoid kung titingnan mo ito sa harap at likod na anggulo. Panglima ay ang tinatawag na ribs. Ang ribs ay mga buto na medyo nakakurve at nakakonekta sa sternum or breastbone. Ang ribs ay may pagka-flexible at ito din ang mga buto na nagpo-protekta sa mga organs na nasa ating dibdib katulad ng puso at baga. Ito naman ang larawan ng babae at lalaking ribs. And last but not the least is ang tinatawag na pelvis bone. Ang pelvis bone mga kaibigan ay isang uri ng buto na matatagpuan sa parte ng ating katawan kung nasaan nakalagay ang ating mga reproductive organ. Ang pelvis bone din ang pinaka the best na buto para ma-determine ang kasarian ng isang kalansay. Ito ang larawan ng babae at lalaking pelvis bone. At siguro dito na po muna magtatapos ang ating mixing usapan tungkol sa mga buto-buto. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4EducationalVlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.